Papunta nga pala kami ng IKEA ngayong araw. So ito yung IKEA dito sa May Edmonton. Bali wala naman akong balak bilhin dito. Kaya nga lang ito naisipan nga lang naming dumaan at magtingin-tingin. Matagal na nga rin kasi akong hindi nakakapag-voiceover at nakakapag-vlog. So itong mga video na ito ay mga video ko pa ito nung mga nakaraang weeks pa. Kaya ito naisipan ko nga itong i-edit. Nandito na nga pala ako sa May Second Floor dito sa May IKEA. Ito yung paborito kong tinitignan dito. Yung mga gamit sa bahay, yung mga upuan, couch at kung ano-ano pa. Napaka-aesthetic. Ang cute niya. Sobrang gaganda nga pala ngayon ng mga gamit dito sa IKEA. Grabe, sobrang tagal ko na nga rin kasing hindi nakakarating dito para mamasyal at mag-window shopping. Alam nyo naman guys, kapag ka naboboring talaga ako, gustong-gusto ko talagang nag-window shopping, tumitingin-tingin ng mga gamit sa bahay at kung ano-ano pa. Tumingin nga rin ako ng mga halaman dito at medyo mahal nga yung mga presyo nila ngayon at konti lang yung pagpipilian, kaya hindi na rin ako kumuha. At ganito lagi ang eksena natin dito sa bahay kapag ka mag-isa lang tayo sa bahay, wala nga tayong gagawin dito kundi ilikpit ang lahat ng mga kalat na iniwan nila. Pagkatapos nating maglipit ng mga kalat ay pagluluto naman ang inutupag ko dito. Bali nagluluto ako dyan ng ginisang munggo. Ayan, ipiplex ko muna yung talyasin na ginagamit ko sa pagluluto. Dinala ko yan dito sa Canada, galing pa yan ng Pilipinas. Ayan at nang mamekos-mekos ko na yung mga sahog ng ating munggo, ay syempre ilalagay na natin yung ating pinakuluang munggo sa ating talyase. Ayan, imekos-mekos lang natin ito ng konti at saka lalagyan natin ito ng pampalasa. Bali dinagdagan ko nga yan ng konting tubig. So ayan yung ating pampalasa, naglalagay nga ako dyan ng chicken powder. At syempre ilagyan din natin ito ng ampalaya para mas lalong sumarap yung ating ginisang munggo. Ayan, imekos-mekos ulit natin ito at saka natin ito tatakpan. Pagkatapos nating magluto ng ginisang munggo, ito naman nagpre-prito tayo ng vegetable okoy. Ginawa ko yan kanina guys at hindi ko na nga rin binidyuhan yung aking mga paggagayat ng mga gulay kagaya ng kalabasa at carrots. Sobrang nagustuhan ko talaga itong vegetable okoy. Ginagaya ko lang ito sa mga video sa YouTube. Matagal na akong gumagawa ng vegetable okoy guys. Dati may vlog din akong ganyan kung paano gagawin step by step. At ito naman yung ating gagawin na chicken lumpiang Shanghai. O diba guys, ang dami nating gawain tuwing mag-isa lang tayo dito sa bahay. Ayan, nagprito ako ng dalawang piraso para matikman natin kung tama na ba yung lasa. Hindi pa ako nagla-lunch nung oras na 2:35 na. Ayan at natapos na tayo sa pagpiprito ng ukoy. Masarap yan kapag isaw-saw mo yan sa vinegar na may sili. So ayan o, oh, diba guys? Kain muna tayo dahil anong oras na nga dito sa Canada at hindi pa tayo nananghalian. O siya guys, hanggang dito na lang yung mga ganap natin dito sa Canada. Huwag niyong kalimutang i-follow, i-like, and share ang ating Facebook page. Maraming maraming salamat. Have a nice day guys. Bye!